lumipas ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila sapagkat nahalata sa iyong pananalita. Pagkatapos ay nagpasimula siyang magsalita ng masama at manumpa. Hindi ko kilala ang taong iyon. At kaagad tumilaog ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaog ang manok, ay tatlong ulit mo akong ikakaila. At siya'y lumabas at mapait na tumangis. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito po makikita natin, no, na talagang si Pedro, ayan, isa po siya sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Sino po dito yung nakaalala sa life class, yung lesson 1? Diba? Sa life class po, ang lesson 1 po natin, or week 1 po natin, is about learning from our mistakes. Diba? Learning from our mistakes. Thank you. Ayan. So, at meron po doon 4 wonderful opportunities. Ang unang opportunity is to meet God. Pangalawa is to be restored. Pangatlo, to change. At pang-apat ay to find provision. Ayun po, ang ating pong life class. And this evening, naalala ko lang yung life class ng learning from our mistakes. So, sa message ng Panginoon, learning from Peter's mistakes. Diba? So, makikita po natin our weaknesses ni Peter. Alam naman po natin na sa story po ng life class, yun po ay istorya ng isang prodigal son. Amen? No? Ginagawa pa nga natin yan. Inaano pa natin. Ina-act pa natin. Sinasadila pa natin yung story ng prodigal son. At ang prodigal son na yan, alam natin ang kanyang naging buhay, hindi naging madali sapagkat siya ay lumayo sa Panginoon. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa pagmamahal ng kanyang ama, siya po ay nakabalik, na-restore ang kanyang buhay. Muling nabago ang kanyang buhay. May opportunity na na-encounter niya ulit ang kanyang father. Na-encounter niya ulit at nagkaroon siya ng restoration, nagkaroon siya ng pagbabago, muling ang bago, na diba, nung lumayo siya, ang kanyang buhay, napariwara, napalayo sa kanyang tatay, pero nang naisip niya na, nagkamali talaga ako, babalik ako sa tatay ko, diba sabi nga niya doon, titindig ako at paruroon ako sa aking ama, babalik ako sa kanya at hihingi ako ng tawad. At ang nangyari naman, tinanggap naman po siya ng kanyang tatay. And then, nagkaroon po ng pagbabago at nakaranas po ulit siya ng provision. Yung kanyang inalis or yung kanyang tinanggap na mana sa kanyang tatay, muling ipinalit ng kanyang tatay. Amen? So, ganun din, alam niyo po sa story din po ni Pablo or ni Saulo, makita din po natin na nagkaroon din po siya ng encounter kay Jesus. So, napakahalaga po talaga ng encounter. Diba? Sa Panginoon. And then, the same with Peter. Peter po, kung atin pong maalala, who is Simon Peter? Siya po ay isang mangingisda. Amen? Siya po ay fisherman na naging fishers of men. Diba? Siya ay isang mangingisda, pero sabi ni Jesus sa kanya, Ikaw Pedro, simula ngayon, hindi ka na mamamalakaya ng mga isda, kundi ikaw ay mamamalakaya na ng mga tao. Ikaw na ay magiging patutuo na. Diba? Ang buhay mo, ang buhay ko, ipapatutuo mo na sa mga tao. Amen? So, ganun po si Pedro. Siya ay fisherman. Siya po ay mangingisda. Pero, tinalaga siya ng Panginoon. Inanoint siya. Inappoint siya ng Diyos. Sinelect bilang disciple. So, siya po ay naging disipulo ng ating Panginoong Jesus. At hindi lang doon basta disciple. Kundi siya po ay nasa inner core. Ibig sabihin, napakalapit niya kay Jesus. Bakit? Every time na siya po or si Jesus ay merong pupuntahan, ang laging kasama si Peter. Amen? James and John. Sa lahat ng mga karanasan or mga ginagawang himala ng Panginoong Jesus, si Pedro ay laging nakakasama. Diba? Noon po,
iwan. And then ang mga disciple pumunta ng sumakay ng bangka at naandun sa laot. Diba? So sa madaling araw, lumakad ang Panginoong Jesus sa tubig. At nang lumalakad si Jesus, no, sabi ng mga tao, sino yun? Diba? And then nung ma-recognize ni Pedro, naku, si Jesus yun! Diba? Isa si Jesus na nakaranas ng himala ng Panginoon, na nakalakad siya sa tubig. Pero, si Pedro nag-sink din. Baga lumubog. Bakit? Kasi bigla niyang nakita yung malakas na alon papakakay. Kaya sabi niya, naku,